guys, welcome back again to at sa aking YouTube channel. So ngayon, ay gagawa tayo ng marag adis. So ayan, i-prepare na natin ang ating mga sangkap. Meron tayong garlic, onion, tomato, at kusbaras, or sa Arabic is coriander. So ito po ay fresh. At ito ang ating adas or adis, or anong tawag ko sa inyo. At meron tayong malaking sili, patatas, at bell pepper. Meron din tayong carrots. So, depende sa inyo. Pwede nyo lagyan na kalabasa or kusa or other gulay. So, akin ay ito lang ang available sa kusina. Ito lang ang aking ginamit. So, ayan. At na-prepare na po natin. So, punta naman po tayo sa ating mga spices. So, ang ating spices ay gagamit tayo ng black pepper, meron tayong ginger powder at cumin. So, ayan, cumin. At meron tayong turmeric or curcum. So, ayan, ang ating coriander or kusbara powder gagamit din po tayo niyan. So, ngayon guys, ay isimula na po natin ang ating pagluluto. So, ngayon guys, mainit na ang ating kaserola or kaldero. Ilagay na natin ang ating butter foil. Pwede po tayo gumamit ng butter or oil or any kind of oil. Pwedeng-pwede po. So, akin ay ginamitan ko siya ng butter. So, yun ang aking alaga. Makulit. So, ayan. Tunaw na ang ating butter. So, ilagay na natin ang ating garlic para disahin na po natin. Pag pula-pula nito, ay pwede na natin isunod ang ating onion. Onion ay tomato na fresh. So, kung may tomato fresh tayo, ay gagamit din tayo dito na tomato paste para po pampakulay sa ating marag. So, ang marag po na to ay pwede rin gawin soup. So, ang ginagawa lang nila is biniblend na nila para maging soup. So, depende po sa mga amo nyo. Kung gusto nila is soup, pwede nyo pong kung gusto nyo ng marag lang siya, yung parang gulay lang, yun na yung i-blend. So, depende po. So, ayan, maglagay tayo ng tomato paste para pampakulay sa ating marag. So, ayan, ilagay na po natin. Sunod, ang ating kusbara, fresh. Meron din po nitong powder, so gagamit din tayo mamaya. So, ayan ang ating adas or adis, ilalagay na po natin. So, napakulo na rin ako ng mainit na tubig para po isabaw po natin dito para madali lang po siyang kumulo kung mainit na kaagad. Lagyan na natin siya ng tubig. At hintayin natin yung kumulo para lagyan na natin ng mga spices. So, pwede natin lagdagdagan ng sabaw pa. So, ilalagay na po pala natin ang ating tomato, ang ating carrots, at ang ating bell pepper para po sabay na silang lumambot. Ayan. Ang gulay. So, mas sustansya to guys kasi tingnan mo, walang halong chemical. So, yun lang. At gamit din tayo dito na vegetable fruit cubes or parang nordin siya guys para pampalasa. So, ito yung ginamit ko. Kalahati lang guys ang ating gamitin.
At gagamit din tayo ng salt pang palasa. So, depende sa inyo kung anong panlasa nyo. So, ito guys ay kulang po sa sabaw. So, dagdagan po natin yan. So, nagpainit ako ng tubig para mabilis kumulo. So, ayan. Kasi pag iyan ay lumampot at nag-absorb ang adas, is matutuyan po siya. Kaya dagdagan po natin para po maging marag po siya. So, ayan. Dagdagan na natin ng sabaw. At ngayon ay maglalagay na tayo ng ating mga spices. So, ayan, yung ginger natin. Black pepper. Ang ating coriander. Ating turmeric. Lastly, but not the least, ang ating cumin. So, spices pa lang, ulam na guys. So, ayan, nalagay na natin lahat at pakuluin na po natin ito at hintayin lumambot. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos. Thank you so much.